Alam lang, tingin mo sa naging performance nung Omega, bakit sobrang lamang na lamang kayo during the series? As in, parang halos hindi sila nakapalag. Tingin ko ano eh, dahil nag-ship yung ano eh, yung meta ngayon eh. Tingin ko wala pa sila sa meta ngayon kaya siguro nahirapan sila sa amin. Tapos ano din na, na sabi ni sino nga sabi nila ano daw, ang ganda daw ng shot calling ng team kanina. So you as coach, ano yung comments mo sa naging shot call? Bakit maganda? Parang ganun. Ano ba yung nangyayari sa shot calling nila? Siguro ano, para sa akin kasi yung scrim namin sobrang 5 days kami nag ano, nag day off, na wala kami parang sa form namin sa scrim. Puro talo kami. Tapos ngayon buti nga yung shot call nila ngayon sa MPL, sobrang pulido pa rin eh. Hindi pa rin nawala. Kasi sa scrim, yung late 3 days namin na ano, practice, sobrang lala talaga na nangyari sa amin sa scrim. Parang nadadown na yung ibang player. Kasi puro talo kami. Kasi kakapatch nga lang. So ano yung ginawa ng coaches para lang maano ma-address yung pagka-down ng players? Ano yung kumbaga ng ginawa niyo sa team? Siguro si ano, yung ano ni Coach Doc, yung mga ano niya, payo niya sa mga player, sobrang ano, talagang mabubos yung moral mo. Kori Larry. Oh. Ayun, sila sa itong yan. Anyway. Yung so corollary lang doon sa to, doon sa tanong niya kanina. Kasi he mentioned nga na parang hindi pa nakukuha ng Omega yung meta nila. Pero kasi napansin ko ng game 2, they drafted Kari and Vic Sana na based on my experience sa playing ML sa PUBG sa ranking especially, gamit na gamit, parang because of the latest patch pang sinasabing quote-unquote meta pick. So saan siya nakukulang in using those heroes? Kaya nasasabi mo na hindi pala nakukuha yung meta in Kari and Vic Sana especially. Siguro dahil sa ano, sa sobrang talagang nabago yung mga item tsaka ay yung mga ano, yung shift talaga ng meta ngayon. Kaya ang dami ngayon, tingin ko mga exotic pick talaga dapat ano eh, para makahabol sila, mag-exotic pick sila. Sobrang hirap talaga pag yung last patch pa rin yung ginamit yung meta. Ayan. Okay, so speaking of that, kasi ano, oh no, on a different topic, sabi nila kanina, parang they're gonna play nothing to lose, nothing to lose. Nothing to lose ML from the rest of the season and probably catch up and probably make a last stage of the playoffs. Kasi, pero siya sabi, pag ganyang nothing to lose pagdating ng second round, yan yung mga dangers na kalaban. So, how will you prepare for a nothing to lose squad in your rematch sa second round? When I say nothing to lose, parang for example, they're now 0-6, so basically, medyo malabo na yung chance nila mag-playoffs. Pero, yan yung tiyatawag na siya sabi lang, nothing to lose. Parang dahil i-enjoy lang nila yung liga. Pero nga, pag nasabi, kapag nothing to lose yung kalaban mo, napaka-dangerous nila. So, how will you prepare for that nothing to lose Omega come na second round? Tingin ko, ano, para sa akin ah, kasi sobrang dami nilang player eh. Para based yung experience ko lang ah, mag-stick na lang sila sa main five nila. Hanggang maka-playoff sila siguro. Madami pa naman eh, half season, half, ano pa lang naman, half season, oo. Next question. Ako muna, coach. How would you rate Omega's performance today on a scale of 1 to 10, 10 being the highest? Siguro ano, 4. Can you expound on that, coach? Iyon nga, yung sabi ko nga, dahil ano, parang naiwan sila sa meta talaga. Tapos mga bagong hero. Sobrang dami pa talagang lalabas ngayon season. Ay, ngayong meta. Hanggang wala pa yung mga bagong item. Would you agree, coach? Uy. Kasi kanina sa broadcast, it was said na Omega's identity is missing. They're kind of like, you know, having problems with their identity. Would you agree to that statement in the broadcast earlier? Pwede pa ulit ko. Tingin ko siguro kasi yung ano, yung mga veteran sa kanila dati na wala. Kaya yun din yung tingin ko para ano. Kaya ganun, nawala sila sa identity. Nahirapan din siguro sa mga veteran na sa MPL ngayon. Tapos watak-watak pa sila ngayon yung lineup nila. Kaya sobrang hirap para ayun, tingin ko. Naalala ko, Coach Trev, yung last interview ko sa'yo na parang sabi mo, hindi ka naniniwala sa papalit-palit ng roster, di ba?
So do you think na ngayon na nagbubunga pa rin, you're still undefeated, do you think it's gonna be another advantage? Kasi si Echo, nagkaroon sila ng konting swap last week. So there was no Carl, there was no Benny. So do you think factor yun in terms of consistency why you guys are winning? Tingin ko yung factor pa rin. Kasi sobrang ano talaga eh, sa, sobrang experience kasi sa ganun talagang palitan. Talagang nawahati yung practice nyo sa chemistry eh. Yun. Okay. Ano lang, out of curiosity lang coach, I just wanna pick your brain. Kailan makakapaglaro kaya si Pando ngayong season? Siguro ano, makakapaglaro yun. Kasi ano eh, tingin ko lang ah, pag once na, hindi, ano ba, hindi ko masasabi kasi si Coach Duck yung ano okay talaga lang, okay lang. Namimili ng player. But for sure, he will play this season. Tingin ko makakaldo si, ano, si Pando. Okay, sige, sige. And, sorry. Ano na lang, match thoughts heading towards the Bren versus Echo match. Kasi nga, pareho kayo undefeated, daming ano, nervous. You feel confident? Ano? Ano, confident pa rin ako ngayon kasi ano, sobrang ano talaga ng magkaiba talaga sila ng ano ng playstyle tsaka ng Porsigido siguro sa paglalaro ng ML. Tayo ano tingin ko 2-0 Bren ano. Kaya pa. Echo Bren. Kaya kaya. 2-0. Super Marco Bren. And Few, same question. Thoughts on facing off against Echo? Ayun nga, tulad lang ng sinabi ko kanina na ano, na same lang yung treatment namin sa lahat ng ano ng team ngayon. Walang ano, walang special. Super Marco. Confident kami ngayon na kaya namin silang talunin. Mm-hmm. All right. Any additionals? Kasi nga, all eyes will be on that matchup tomorrow night kasi pareho ang defeated at makalimutan namin na may mga magbubukas pang liga bukas. So yun. So with that said, parang is there although sa na kaysa bright lights being the world champions and national champion, parang ano yung pressure facing ano ba yung parang medyo may pa yung bang ganung bright lights na pang kabado pa yung kayo sa ganun kasi you're facing an undefeated team as well. Ang para sa akin wala naman kasi ano eh, kung mawala man yung pagiging undefeated namin okay lang din. Tapos same lang din naman sa ano sa kalaban namin. Ayun nga. Na ano, di namin masyado iniisip kung sino yung nakakalaban namin. Mag-focus na kami sa sarili namin. Kasi kung titignan mo, last season nga, sobrang pangit na regular season namin eh. So, kaya sa regular season, chill lang talaga yung ano, ano namin, yung game style namin. Ako may tanong ako. Kasi tomorrow is the, I think, the biggest, if not the biggest star match that will happen this season against Echo. Ano lang siguro yung message nyo sa team tomorrow na makakalaban nyo? Especially kay Coach Trevor na nanggaling dun sa team na yun before. Sa Echo, good luck sa match natin. Sana, ano, Carl TC, sana maglaro ka. Good luck din sa Echo. Ano? Sana si Benny maglaro kasi gusto ko siya malaban. Si Benny. Sa ano? Sa akin ano, good luck sa both team. Sobrang lakas nyo. Wala, sobrang maganda talagang laban bukas. Papakita din namin na ano, good luck din pala sa amin ni Coach Tick. And na-miss ko naman si Coach Tick kasi yung ano eh, lugis sa hairstyle ni Coach Tick yan eh. Parang bumata ng 10 years. Ayan. Hello. Sorry, I'll use English, okay? So I need you to help me answer in English. So this is a very interesting question. I'm actually from Malaysia, not even Filipino. How do y'all stay motivated for after, especially if you win 2 world championships already? I think Super Marco, you won one. How do you stay motivated? Because a lot of players after. The reason why they join MPL, they go M series is because they want to prove that they're the best. You've done it twice, but you're still here. You're still undefeated. And it seems like
it's a very different mindset, and I want to know like what keeps you going, because it's actually something very different. I used to come from EVOS, and I had that problem. When teams win, players win, they feel like I'm done. So why are you guys different? And what does MPL actually mean to you? I think it's just that we want to earn more money. Okay. If we win a lot, we will have a lot of money. Can you repeat the question? Basically, I keep myself motivated because I'm always playing. Because when I play, my self get motivated. Tuwing naglalaro lang ako, tumataas yung ano, confident ko. Kaya naman motivate ako mag-tar. Coach, ikaw. There must be a reason. Yeah, why you keep... Siguro ano, namomotivate ako ano, pag nananalo. Siyempre yun nga, dahil sa pera din. Kasi grabe din yung ano eh, mga tinatayong yung business eh. Kaya kailangan pa lang ano, pangpuhunan. Oh, business. I was gonna ask for a few, since you said money, ano ba yung plano mo sa pera? Kung sakali, syempre pala rin kayo sa MSC, tas manalo kayo, 1 million USD yung makukuha ng champion. Anong, what are your plans for the prize money in case? Sa ngayon kasi okay na, secured na yung sa wedding namin. Ito siguro. Tapos may bahay na rin kami. Ano na siguro, business talaga. Wait lang, kailan yung wedding? Pwede mo bang ano yun sabihin? Or well, hindi pwede? Oo. Ano sa November? November. Wow. Pwede ba yun i-share ng mga media friends natin yung about sa kasal? Pwede naman daw, guys. Okay. That's nice. You guys have any other questions? You're good? All right. Once again, congratulations, AP Bren.